In this episode, we'll be talking about sedition, insight into sedition versus freedom of expression. Ang pinakamainit ngayon is kamapay lang daw ni Attorney Gadon and company. Yung sedition acts versus VP Lenny and others, you know, including some faculty members of Ateneo, opposition leaders, and some members of the CBCP. We'll also be talking about falsus in uno, falsus in omnibus, meaning false in one thing, false in everything. It was easy to catch me with your pea brown eyes and the way you smile. Before we start, definition of terms muna para we're all on the same page pag nababanggit yung mga terms na mga pinag-uusapan natin. Sedition. Under Article 139 of the Revised Penal Code states that sedition is committed by those rising publicly and tumultuously to prevent in a forceful or intimidating or illegal way the execution of a law, administrative order, or popular election to obstruct the government or any public officer from freely performing his functions, or to inflict act or of hate or revenge against a public officer or employee or their property. Ngayon, it has to be public and tumultuous, meaning public, literally sa labas, at magulo, tumultuous, yun lang naman ang sabihin nun eh. Way para i-prevent unlawful acts ng government. Okay? Now, inciting to sedition, meanwhile, is charged against those who, without direct part in the crime of sedition, persuade others to commit seditious acts by means of speech, proclamations, writings, emblems, cartoons, banners, or other presentations tending to the same end. Okay. Meaning, in simple terms, nag-uudyo ka. Okay? Through propaganda, through speeches, you know, writings, emblems, cartoons, ganyan. Illegal yun. Now, what is freedom of expression? Freedom of expression or speech is the right of the people to express their opinions publicly without government interference, subject to the laws against libel, incitement to violence or rebellion, and others. Okay? Ngayon, now that we've defined that, freedom of expression is not absolute. May mga limitations. Yan. When you say freedom of expression, dapat yung sasabihin mo lang, katotohanan lang. Okay? Hindi ka pwedeng magsinungaling dahil ang lalabas niyan is depende kung sino tatamaan. No? Libel. Kung kunyari, ang sinasabi mo is against the yung katulad ng inciting to sedition, nag-urdyo ka para magkagulo, that's inciting to sedition. Against the government naman yun. Now, inciting to sedition or sedition itself is a right of the state to self-preservation naman. Okay? Kailangan nyo yun eh, kasi a state is an inanimate object na tipong pinatatakbo ng mga tao. It has to protect itself. Parang corporation. Ganun din ang corporation. Ang corporation is an inanimate object. It's a juridical personality na kailangan niyang i-protect ang sarili niya from outsiders dahil hindi naman siya talaga tao. The same with the state. Okay? Now, noong April 2019, Peter Jomel Advincula created 6 videos yung tinatawag na totoong narco list. Ang tawag niya sa sarili niya is Bicoy. Okay, hindi ko napanood. Honestly, at wala akong interest panoorin. Kasi sa akin, ang whistleblower na ganyan, hindi gumagawa ng video na gano'n eh. Dalhin mo sa police or dalhin mo sa mga politiko who would probably, you know, file an impeachment or investigation on the matter. Hindi siya yung tipong gagawa ka ng video para lang. I didn't really watch it. I think it's garbage and it is. Okay? Now, the problem was, during that time, the PNP made an investigation on Bicoy. And lumabas na he's an ex-convict, he's an estapador nga, and he's made other allegations against other government officials. Now,
in an interview with Erwin Tulfo, bumaliktad. Bumaliktad yung mama. Ang sinasabi niya, biniyaran siya para gawin yun. Biniyaran siya at ang dinadawit niya was Lenny De Lima, Risa Tiveros, Tellianes, Bam, all the candidates of Oche Derecho and members of the CPCP. Meron pang faculty members ng Ateneo, meron pang former Supreme Court justice, etc., etc. Now, the problem there was, nung si Bicoy, inaakusahan yung Duterte administration, ang ginawa lang ng ng PNP was to discredit him. Tapos sabi nga ni Sara, sabi nga ni Panelo, na tipong walang kakwenta-kwenta yung video nila. Siyempre, as what you would expect from the opposition, pinick up nila yun, sinasabi nila, credible. Now, the other side of it is, by the way, after that, wala nang naging investigation. The other side of it, nung bumaliktad si Bicoy, biglang dinampot ng PNP, tapos inimbestigahan, at ito na nga, yung sedition raps versus Lenny and company. You know? Now, here's the thing. Falos in uno, falos in omnibus. Meaning, false in one thing, false in everything. Ito kasi yun eh. That is true, okay? Pagka nagsinumaling ka sa isa, wala na rin kwenta yung ibang sinabi mo. That's what it means. That is true on that aspect. Dun sa Bicoy videos, yung totoong narcolist. Pero kasi, kaya pinikap ni Gadon yun, kasi yun mismo, yung line na yun, gagamitin niya against yung supposedly nagbayad sa kanila. Now, nobody really knows kung biniyar nga siya or kinontak nga siya ng opposition to do this. Ano? Pero here's, na-dismay lang ako minsan. Nung ini-interview si Trillanes, alam mo naman si Trillanes, basta kung ano yung maisip, hindi mo na nag... Kung ano yung maisip, yung sinasabi, hindi mo na nag-i-internalize ng gusto niya sabihin. Ang sabi niya, by the way, ang sabi ni Bicoy, biniyaran daw siya ng oposisyon. Fine. Sabi ng oposisyon, hindi daw totoo yan. Tapos biglang sabi ni Trillanes, I met with him one time, pero hindi ko siya masyadong pinansin. That's all in the news, from his own mouth. Kasi parang wala daw kwenta. Now, in other words, nagkaroon ng credibility yung mama. Diba? Yun eh. Doon ako na-dismaya kasi nagkaroon ng credibility yung mama. Binigyan niyo ng attention eh. So, that was it. Now, according to a news kanina na habang pa-file at sa ni Gadon, ginawa daw yung video sa grounds or sa facilities ng Ateneo, mabigat yun. Ba't ka andun? Mabigat yun. Now, hindi ko pa alam ang full extent niya ng evidences na hawak ni Gadon, pero sabi niya marami at maganda raw. Okay, let's see what happens next. Okay, let's relate that to freedom of expression. When is it inciting to sedition or sedition to freedom of expression? Here's the thing. Pag sinabi mo kasing freedom of expression, okay, you're allowed to say anything, everything, anything you want, provided it's the truth. Huwag ka lang maninira ng kapwa mo. Now, pag sinabi mo sedition, nag-uudyo ka na para magkagulo to rise up against the government. Now, ang sedition kasi, kailangan yan merong mga other evidences para maging sedition. Halimbawa, okay, ganito, no? Kung kunyari, sinabi mo lang sa kumpare mo na gago talaga yung administration or walang kwenta yung administration or, you know, kailangan pabaksakin ito si Duterte, that's nothing. That's just freedom of expression. That is your opinion. Pag sinabing, kunyari sa mga rally na ibaksa, panta ng administrasyon, that is just freedom of expression. Pero pag nagpa-plot ka na, okay, nandun yung difference. Eh. May plot na. Ibig sabihin, meron ng siguro financier, meron ng mga concrete plans, meron ng
nanggagapang ka na ng mga politiko at mga military at mga PNP, doon pumapasok yun. Doon pumapasok yung sedition, doon pumapasok yung inciting to sedition. Pero if you just said it sa kumpare mo, sa kumare mo, sa kaibigan mo, whatever, that's just freedom of expression. That's practically nothing. It's just expressing yourself. That's all it is. Now, is it inciting to sedition or is it sedition itself? I'd like to see kung anong evidence ni, ano, ni Gadon. Relax lang muna tayo. Wala pang nangyayari. Kapapile lang. And they're given their day in court. Pero seriously, I believe walang kwenta ako yung sedition case. It's just something like yung isang party na buburaot lang sa kabila. Ganun lang, buburaot lang. Sabi ni Attorney Gadon, hindi daw siya bayad o pakawala ng gobyerno. Maybe, pero kasi, you know, Attorney Gadon, I voted for you. I like your style. Pero this one, parang nakaka-turn off. Yun lang, nakaka-turn off. It's not parang ganito eh. It's not worth the time. It's not worth the effort. Okay? That's my opinion. Ngayon, be it as it may, na kung sakasakali ng insight into sedition, to which I think it will not prosper, or sedition itself, I don't think it will prosper. Parang, sa nakikita ko sa balita at tingin ko sa mga nangyayari, it's circumstantial. At the least, circumstantial lang. Whether siguro nag-usap-usap sila or whatever, pero yung actual plot, I don't think so. But, you know, it's still like to give him the benefit of the doubt, and everybody has their day in court. Due process yun, karapatan natin lahat yan. So, I hope, magkaroon ng magandang result ito. Okay? Ang nakakatawa lang is, by the way, I get most of my opinions from my readings kay Dikiros, si Monsod, si Rito Monsod, Randy David, and some other more or less centrist, moderate people na nagbibigay ng opinion nila. And that's where my influence comes from. The interviews ni Karen Davila. Okay. Now, ang nakakatawa lang nito is yung trend na ginagamit ng mga ito against the opposition is similar to the RIMAS. Kukuha ka ng mga ex-convict, bibigyan mo ng mga deal after deal after deal para lang, what did you expect na sasabihin ng mga tao? Nakakulong na nga, di ba? Bibigyan mo ng privileges or deals or whatever, eh mga convict yan eh. Okay, tapos gagamitin mo against yung kalaban mo. Just like si Bicoy. I don't think it's, ewan ko, napakalabo ng ganong klaseng sistema. Also, in recent news, meron daw lumabas yung dalawang bloggers or social media people na binayaran daw ni Alejandro. let's see what happens there. Eh, yan kasi yung problema pag minsan, pagka masyado kang either left-leaning or right-leaning, eh talagang yung credibility nila is suspect. Okay? I don't lean towards Duterte-tards, I don't lean towards Yellow-tards. I just call it as it is. Hey, thanks for hanging out. Number two, my name is Patrick, and this is Pat Talks, a lone wolf edition of Anything Under 3 Stars in the Sun. Like, share, subscribe, and comment. Brought to you by Pinoy Matters TV. It was easy to catch me.
with your big brown eyes, and the way you smile.